Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic ulit natin dito is may nagtatanong kasi dito sa ating Joson Mars. So napakarami na ng user ng Joson Mars na ito. So bago kayo magamit ng mga speakers sa inyong Joson Mars, panoorin nyo ng buo yung video na ito para malaman ninyo. Kasi may explain ako dito na pangmadalian lamang na explain. Hindi naman ito napakahirap. So panoorin nyo ng buo yung video natin para maintindihan nyo. So karamihan kasi sa mga nagtatanong sa akin sa FB page, no? Nagtatanong sila kung ano yung pwedeng ikabit dito sa, kung makikita nyo dito sa may binding post ng speaker terminal dito, no? So yung, kung makikita nyo yung diipit na ito. So nagtatanong sila kung pwede bang direkta na magkabit ng tweeter dyan. So bago kayo magkabit dito ng tweeter, siguraduhin ninyo na yung tweeter ninyo is merong dividing network. Kasi yung mga speaker terminal na ito, pag nagkabit kayo ng mga speakers dito, is isang frequency lamang yung lumalabas. Kahit dito sa pang yung malaking lagayan dito ng speaker na ito, yung binding post na ito, is same lang yung frequency na lumalabas sa maliit na ito. So make sure lamang na meron kayong dividing network sa inyong tweeter. Pag tweeter yung nilagay nyo dito o yung mid-range, no, yung mga D5, kasi hindi talaga posible talaga masusunog yung inyong yung inyong mga tweeter or yung mid-range na ikakabit. So ipapakita ko sa inyo yung ibig kong sabihin. So kung makikita nyo mga ka-sounds, yung ating wire na ito is connected dito, dalawang 800 watts ito na D12 na TNT. So ito'y test lamang. So yung bagay talaga dito sa amplifier na ito is mga around 400 watts na mga speaker. So kung makikita nyo mga ka-sounds, no? So ikabit lang natin yung mga speakers. So ayan. Right tayo, right? Magsaksak tayo sa right. So nakalimutan lang natin na i-fit yung ating binding post. So mag-play lang tayo ng music mga ka-sounds, hindi pala ako nakapag-play. So ayan. So ayan mga ka-sounds, tumutunog na yung ating isang speaker dito na lakas-lakasan lang natin yung volume. So mga ka-sounds, pakinggan nyo ng mabuti, no? So ayan. So ayan yung frequency na pumapasok, lagyan na natin ng low. So ayan. So ikabitan natin itong maliit na saksakan dito. So ano na natin yun, nag-change music mga ka-sounds. So kung maririnig nyo mga ka-sounds, same frequency lamang yan. Magkuhan tayo ng change tayo ng music. Yan. So kung marinig nyo mga ka-sounds, so tanggalin natin ito. So same frequency lamang mga ka-sounds. So ayan. So ito naman yung isa, yung right channel. Tanggalin ulit natin ito. So maririnig nyo mga ka-sounds, parehas lamang na frequency yung lumalabas sa ating mga speaker terminal dito sa ating Joson Mars. So yung problema dito mga ka-sounds, halimbawa magkakabit ako dito ng dalawang pang sub natin, tapos magkakabit tayo dito ng tweeter. So pag direkta yung tweeter na nilagay natin dito is delikado yung tweeter ninyo. So kailangan talaga ninyo ng dividing network. So may mabibili na dividing network sa ano, sa Shopee, or lagyan niyo lang kapasitor yung tweeter ninyo. Pero mas okay sa akin kung may pangbili kayo ng dividing network. Mas maganda na may dividing network yung inyong mga speaker, kasi para iwas sunog, sure na sure talaga na hindi madadali yung inyong mga speakers, no. So para lamang ito sa mga Joson Mars users, no. So kung makikita nyo, pag dinirekta natin,
Same frequency lamang yung lumalabas. So pag nilagyan nyo ito ng tweeter na walang capacitor or dividing network, posibleng masusunog yung tweeter nyo. Kasi pag nilagyan nyo ng pang, nagdagdag kayo ng pang low na frequency, is nalalagyan din yung tweeter ninyo. So yan yung cost ng pagkasunog sa inyong high frequency or mid frequency dito. Lalong-lalo na pag ilalagay nyo lang yung maliliit lamang na pang mid range. So pwede rin siyang masusunog. So dahil sa wala akong dividing network dito, no, so yung gagawin ko na lang is susubukan natin ito lagyan ng equalizer para ma-separate talaga natin yung high frequency at mid frequency sa low frequency. So mga ka-sounds, kunin ko lamang yung ating equalizer, lagyan natin ng equalizer para ma-separate natin yung low frequency at saka yung high frequency para mas safe yung inyong speaker pag ganitong setup yung gagawin ninyo. So ito siya mga ka-sounds, bali yung ating right channel is yung por sub natin, pero lalagyan natin ito ng ano, ng pang vocal, no. Ipapasok natin yung pang vocal diyan maya-maya. So yung ating left channel is for tweeter lamang ito. So kung makikita nyo, kumabit ako dito ng isang speaker natin na pang sub at saka isang speaker din ng pang sub. So kung makikita nyo, maririnig nyo, same frequency lamang yung lumalabas dito sa dalawang binding post na ito sa ating Joson Mars. So mga ka-sounds, ito yung ating connection, no. Bali yung left channel natin, so kung makikita nyo, left dito at saka left is pang tweeter natin ito. Itong right naman dito na side at saka yung right is yung ating pang sub. So, kinambitan na natin siya ng equalizer. So, punta tayo doon sa harap ng ating equalizer. So, ito mga ka-sounds, sa setup ng ating equalizer, kung makikita nyo, yung channel 1 natin is pang tweeter natin yan. Yung channel 2 natin is yung pang sub natin at saka yung pang vocal natin. So, dito sa ating channel 1, purong tweeter lamang yung lumalabas. Tapos, ni-low cut natin, no, para mas ma-less pa yung pumapasok na low frequency dito sa ating equalizer sa channel 1. Tapos dito naman sa atin is naka-range. So lagyan natin siya ng pang-vocal at saka sub. So i-hop lang natin mga ka-sounds. So ito siya mga ka-sounds. So yan yung tunog mga ka-sounds, no. So na-separate na natin yung frequency. Tapos sa ating high low, ang low mid high dito ng ating Joson Mars is naka hanggang dito lamang maka-sound, naka 6 dB dito. So yan mga ka-sounds. So magpalit lamang ako ng recorder natin para masubukan natin palakasin yung ating sound check. So ulitin ko pala mga ka-sounds, yung ating niload dito is dalawang 800 watts at saka 350 watts. So sa ating sa inyong pang sub, no, so mas mabuti na 400 watts lamang yung i-load ninyo kasi yung 800 watts is masyadong mataas na para kay Joson Mars. So mas maganda 400 or 500 watts na speaker, okay na okay dito sa ating Joson Mars. So mga ka-sound, simulan natin yung sound check natin, mag-play tayo ng music. So ito mga ka-sound yung ating setup dito ngayon. So yung ginamit ko na speaker natin, yung pang mid high ko mga ka-sounds, no? So dagdagan pa natin yung volume natin. So yung ating speaker is D12 yan, pang mid lamang natin yan.
So yung butas niya pang digis, medyo sumasayad yung kanyang cone. So ayan mga ka-sounds. So ayan mga ka-sounds yung ating sound check dito. So Joson Mars lamang yung amplifier natin. So mga kasunod, ulitin ko na lang yung connection natin dito, ipakita na lang natin ulit, no. So hindi ko na tatanggalin yung ating mga wirings dito dahil napakadali lamang naman itong intindihin, no. So sa ating main output dito, kung makikita nyo, gamit natin dito yung mono PL, ito XLR male, going to XLR male, no. So yung ating left channel, kung makikita nyo, nakakonect yan dito sa channel 1 ng ating equalizer, no, sa input. So makikita nyo mga kasunod. Tapos yung right channel naman, naka-connect yan dito sa input channel to. So yung ating channel 1 is yung ating pang tweeter. So makikita nyo, mula sa output ng ating equalizer, papunta yan dito sa DVD, no, sa left channel. Makikita nyo, left channel yan mga kasounds. Tapos yung ating right channel naman dito, yung ating output channel 2 ng equalizer, connected yan dito sa ating right channel ng ating Joson Mars. So ganyan lamang kasimple mga kasounds yung ating connection dito. So hindi ko na yan kailangan na tanggalin. So hanggang dito na lang muna mga kasounds, no. At sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin at may natutunan kayo about dito sa ating Joson Mars. So sa mga bagong nag-subscribe, huwag yung kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.